So yun, good morning mga Pops, mga Padyakel. Maghahabs check tayo ngayon ng Pops Pro 1. Ito yung Pops Pro 1 version 5 natin. Pag nag-order kayo, ganito yung matatanggap nyo. Nakabak siya, nakaganda. Philippine inspired yung mga kulay natin. Ito yung unang logo namin, Mountain Bike Addict. Ayan, kami mismo nag-design na ito. Tapos ito naman, dito yung munyo may kita yung specs ng hubs natin. Pops Pro 1 version 5, alloy hub body, high grade steel pre-hub body, Japan sealed bearing, NBK yung tatak natin. Sa harap, dalawa yung bearing, sa likod, apat. Cassette type, 8-13 speed pwede, nakadesign yung pre-hub natin. Sa 13 speed, front size, sa pangharap, pwedeng quick release, pwedeng true axle, non-boost, 100mm, rear size, quick release din, tsaka non-boost, true axle, made in Taiwan. Yan, huwag natin patagalin, buksan na natin. Yan, ganito yung matatanggap nyo, may kita nyo, lahat yan, nakapalibutan siya ng foam para kahit saan kayo lugar, isave yung item natin. Nahin natin sa pangharap niya. Yan. Naka true axle at saka quick release ready. Napaka smooth. Yung design natin, may kita nyo. Same design lang din sa mga mas mahal na brand. Extra light yung hubs natin. Lalap sa pangharap. 6 volts, 32 holes. Dito naman tayo sa panglikod. Panglikod naman natin. Ito. Sound check. Napakaganda. Yan. Ito yung sinasabi ng specs natin na naka high grade steel. Ano nga ba yung high grade steel? Ayan, mas mahirap siyang kalawangin kasi na-coated tayo ng silver. Ayan, tapos hindi siya ganun kabigat na steel compare sa mga standard na steel. Medyo mas magaan to. Ganun din, pwedeng quick release, pwedeng true axle. Madali lang tanggalin to, hugutin mo lang na ganyan. Ayan, pwede mo lang palitan ng conversion kung ano man yung pagkagamitan mo. 6 volts din, 32 holes, may mga butas pa rin yan para mas magaan yung hubs natin. Yan. Ang design ng anti-bites, ayan, may kita nyo yan, may mga ukit-ukit na ganyan na maliliit. Yan. Pag bumabakat lang yung mga free hub natin pero hindi niya kinakain itong mga kaset natin. Itong pangalan niya na Pops Pro, naka-embossed to. Ay, tingnan naman natin ngayon sa loob niya. Dukutin mo lang to, mabilis lang to pag ano, nag-maintenance ka or naglinis ka ng bike. Ayan. May kita nyo, green yung ginagamit natin na grasa. Ayan. Mapansin nyo rin, hindi siya yung kulay silver kasi may coat siya ng naka-heat resistant coated. Ayan. Dito may kita nyo silver. Ito medyo blackish siya. Ayan. Coated siya para sa heat resistant. Hindi siya yung sobrang power spring, sakto lang. Ayan. Mabilis lang pisilin. Ang kagandahan sa mga ganitong free hub, bakit nga ba ganito yung free hub na pinagawa natin? Kahit ilang taon na siya, hindi siya nagkakaroon ng malalalim na kagbites. Ayan, pag sobrang matagal na. Kagandahan din dito, pag sobrang tagal na yung mga prehab natin, normally sa mga prehab, ayan, ito, lumuluwag, lalo na sa alloy, lumuluwag tong foul housing niya, tsaka spring housing, at nabubungi. Normal yung nabubungi yung mga foul housing natin, tsaka spring housing. Ang kagandahan kasi nito, pag nagkatagalan, kahit nabungi siya, hindi nagbabago yung butas niya. Sakto pa rin yung spring natin at saka fouls. Hindi siya ganun na umaalog. Yan. Ito yung kagandahan sa mga ganitong free hub na ginawa namin. Kahit ilang taon pa yan, mabungi man if ever nakatagalan pero hindi siya luluwag. Kaya magamit nyo ito ng ilang taon. Yan. Yung mga version 1 nga namin, 3 years na. Yung iba nga, hindi pa nagpapaservice kaya nagulat kami. Pero advice namin, every year dapat nagpapaservice kayo ng hubs, refac, at saka palinis. Kahit dito rin sa ano natin, dito sa ratchet tit natin, makikita nyo, hindi siya totally silver kasi coated din to.
And coated yung fouls natin, coated din tong ratchet natin. Hindi kami naglagay ng sobrang daming grasa kasi nabubulunan. Ayun kasi yung gusto ng mga customer natin, maingay. So ito naman yung conversion niya. Yan. Meron siyang spacer just in case na naka 8, 9, 10 speed ka, kailangan mo to. Ito naman yung conversion niya para sa harap. Yan. Ito naman yung conversion niya para sa likod. Siyempre yung quick release natin. Harap likod to. Gandaan sa quick release natin. Pops Pro quick release alloy nut na rin. Ito naman yung isang kulay niya. Ano nga, bakit nga ba napakabenta tong hubs namin na to na Pops Pro 1 version 5? Ito yung tuloy-tuloy na production namin ngayon. Kasi ito yung pinakamaingay, pinakamabentang hubs namin. Pops Pro 1 version 5. Pwedeng itapat to sa mga mamahaling hubs. Yan, kung patibayan man sa looks, hindi magpapatalo to. Ito naman yung red natin, metallic red. Yan. Ang lutong na ito. Yan. Sa 2,500, ito na yung makakuha nyo. Kaya naging mabenta rin kasi ito sa amin kasi naka 1-year warranty kami sa fouls and spring. Yan. Fouls and spring cover namin ng 1-year warranty. Ayan. Ang common kasi na nasira sa mga hubs is itong fouls and spring. Ayan. Kaya dun kami nagko-cover. Just in case man na masiraan ka sa loob ng isang taon, ayan, mag-message ka lang sa amin, bibigyan ka namin ng bagong spring at bagong fouls. Yung iba kasing brand, ayan, pag nasira yung spring nila tsaka fouls, ang hirap mong makahanap. Kaya dun nabuo yung idea ko na magkaroon ng warranty sa fouls and spring. Kasi ang spring, ayan, ang daming design yan. Kasi may uka yan. Ayan, may size yan. Kahit sa mismong fouls natin, may exact size yan. Maraming magkakamukha na fouls 3 teeth, pero yung size niya is magkakaiba. Yan. Kung gusto nyo mag-order, nasa Yellow Basket. Thank you. Mga nasa malalayong lugar naman na gusto magpakita ng supportas dito sa Pops Bike Shop at gusto mag-order, ayan, visit lang kayo dito sa mga legit account namin. Dito lang kayo pwedeng magpag-transact para legit at di kayo ma-scam. Visit lang kayo sa TikTok, Shopee, Lazada namin. Pops Bike Shop Official. Ayan, ito yung mga legit account namin. Jason Bike Parts. Bikers Need. Thank you mga Pops, mga Padjak. Ayan, dito na kayo makipag-transact at mag-order. Thank you.